Meron pa ho ba kaming ibang magagawa? For now, kailangan muna natin obserbahan kung paano mag-rest pag ang katawan niya sa chemo. But what you can do is, as much as possible, ilayo muna natin sa emotional stress ang bata. Makakatulong ito ng malaki sa pagre-recover niya. Naiintindihan ko, pasensya na rin ho sa nangyari kanina. Hindi na ho mauulit yun. I hope so. And another thing, Mrs. Makakatulong din kay Hope kung bibisitahin siya ng mga close friends and families. She will need all the love and support as she undergoes treatment. Nay. Anak, pasensya ka na sa mga nangyari kanina. Wala naman ako talagang intensyon na manggulo. Si Hope. Kamusta na si Hope? Nagpapahinga ho si Hope ngayon. Nay. Tumawag ako para sabihin sa inyo na pwede nyo nang dalawin si Hope. Ito, pilitin mo kumain, ha? Kailangan mo lumakas. Lola, masaya na ako at nakapunta kayo. Miss na miss ko po kayo. Oh. Ang Lola, sobra kitang namis. Pero apo, kailangan natin labahan ng sakit mo. Kaya kailangan mo kumain. Kung anong gusto mo kainin, apo, sasabihin mo lang sa akin. Ha? Dadalhin ko sa'yo pag papalik ko dito. Ha? Ha, apo? Anong... Ay, ma'am, may basbas po siya ni Ma'am Ellice. Kaya kung maaari po sana, huwag kayong manggulo. I will just come back later. Basta huwag mo kalimutan yung sinabi ng Lola, ha? Apo, magpapalakas ka. Kakayanin natin itong sakit mo na ito. Lalabanan natin, ha? I love you, Apo. I love you, Lola. So, what's your next move after this tragic hearing? Ceasefire muna. Nagka-leukemia yung anak ni Ellice. Ceasefire? Marissa! Ba't kailangan ka tumigil? Are you throwing everything away? Just for a sick child? Hindi kita tinulungan sa lahat ng ito para lumambot ang puso mo for that Ellice. Baka nakakalimutan mo. Maski ako nauubusan na rin ng oras. You promised me. So you better set your priorities straight. I will. And I want details. Kung saan at paano mo gagawin. Ano ba yung binabasa mo? Jake, anong ginagawa mo dito? Ha? Huh? Paano ka ba nakapasok? Gusto lang ito kamustahin. Alam na ako para sa'yo eh.
don't worry about me. Nagpapalakas lang ako dito. You know? Jake, magiging okay ako. Promise. Lalo na ngayon na binisita mo ako. I really appreciate you coming here. Kahit illegal. Okay lang na maging criminal ako. Para sa'yo. Parang pick-up line, ah. Dapat magpasalamat sa impormasyon na ibinigay mo sa akin tungkol kay Ellice Ceñidoza. Hindi ko nga alam, may ganito pala siyang past. Malaking kahihiyan ito sa organisasyon namin kung maling tao ang mapapagbigyan ng award na to. Kaya nga ako sinabi ko sa inyo agad para ma-address ang sitwasyon. Pinky! Ma'am, binawi po nila yung nomination sa 10 Outstanding Businesswomen of the Year. What? Paano nangyari yun? I sent you a photo via messenger. Nakita nung friend ko na secretary ni Mr. Ramirez, nakausap niya si Marissa. I think she has something to do with this. Napakaulam niya talaga ng babaeng yan. Pinky. I want you to call my lawyer. Sabihin mo sa kanya, ipadampot ang Jake Zuliani na yan dahil sa ginawa niyang paglabag sa TRO niya. Ngayon, kung gustong makipaglaro ni Marissa ng marumi, hindi ko siya aatrasan. Right away, ma'am. Got news for you. Nabawi ko ang nomination kay Ellice. Mukhang pareho tayo may good news. My house arrest was lifted already. That's good to know. Kaya ngayon, wala nang makakapigil sa atin. Matutulungan kita ulit. Sisiguraduhin ko nakakalat ang dahilan kung bakit nabawi ang nomination kay Ellice. Masisira ang pangalan niya. That way, mas mabilis kong mababawi ang Ceñidoza. Hindi yan ang kailangan ko. I want Ellice's head on a platter. Tell me. Hindi mo kayang gawin? Marissa, lumalambot ka na naman. 17 years ago, you chose to follow your heart. At saan ka dinala? Ha? Ngayon, susundin mo na naman yung puso mo para mapahama ka muli. Ano yan? Medyo mabigat pa nga po eh. Ay, mamaya, ahasan naman yan ah. Ano po? Madam! Grabe ka, madam, ha? Meron ka palang tinatago ng mayaman na maliligaw, ha? Bongga! Bongga! Ah! Bongga! Madam! Bongga! Madam! Bongga! Bongga! Matayaan ako, Lord! Wala ba mong pangalak yan? Bongga! Labas siya, madam! Palabas siya ng mga tao dito sa building! Please! Lumabas na yun! Huwag niyo iniwan si madam! Sige na! Sige, madam! Ako nang bahala dito! Sige na! Lumabas na kayo! Bilis! Tuti! Bilis! Bilis!
Nalaman na ba ni Marissa yung regalo ko para sa kanya? Yes, boss. Areglado na, boss. Baka naman sumapit ka na naman dyan. Eh, boss, yung bagong bodyguard ni Marissa, malakas ang pangamoy. Sinasabi mo ba na mas magaling siya kaysa sa'yo? Siyempre, hindi, boss. Huwag kang mag-alala, boss. Wala nang palya to. Sumabog yung building ko. Mahal yan, ha? You're welcome po, madam. Lumabas na ang blood test result ni Hope. Unfortunately, hindi nag-work sa kanya ang chemotherapy. Her white blood cells are still abnormal. Has been doing better. I'm afraid it's not gonna last. Dahil hindi rin namin nire-recommend sa age niya ang mas intensive na chemo. Her body might fail her. Ano yung mga ibang options namin, Doc? We are looking into a bone marrow transplant. Kaya kung may kapatid siya, she or he is not an ideal donor. Malaki ang chance na makarecover ang pasyente. Ilis ang nga makaawa ko sa'yo. Huwag po namang hayaang makulong ni apo ko. Wala namang ginawang kasalanan yung bata. Ilis, nakikiusap naman ako. Sige na naman. Ay. Nagpunta ho ako dito para i-lift ang TRO laban kay Jake. Ha? Talaga po? Pero kailangan ho namin mag-usap ng bata. Mauna na ho kayo ako na maghatid sa kanya sa bahay. Bakit? Anong kailangan mo kay Jake? Wala. Okay lang po ako. Pablo, kapit meron po si Lola. Ano po? I'm sorry. Gusto ko lang sabihin sa'yo na I'm sorry. Tita Ellice? Bone marrow transplant. And the best possible donor as a sibling. Thank you.
Kuya, kumahingi kay Ibo. May nahuli ako na titalis kanina. Ano? Pero binawi niya rin yung temporary restraining order. Nag-usap na kami ni Tita. Nag-usap na kami ni Lola na huwag mo na sabihin kay Ibo. Sandali, bakit binawi yung restraining order mo? Kailangan kasi ni Hope ng bone marrow transplant. At pag magkapatid daw, yun ang pinaka-probable na gumamatch. Kuya, gusto mo tulungan si Hope. Gusto mo magpapayag si Ibo. Jay, kung tama yung rason mo, bakit hindi? Alam mo kasi minsan, kailangan mo ipaglaban yung sarili mong paninindigan. Jay, you've got your ear. Ano? Ready ka na ba? Lahat din ako. Anak, thank you so much for doing this. This means a lot to us. Lalo na kayo. Thank you. Mrs., ilan taon na po ba yung donor? 17, Doc. I see. Minor ka pala. Bali, kailangan mo itong papirmahan sa parents mo or legal guardians for consent. Dapat ba talagang humingi ng pabor ang asawa mo sa babaeng yon? Ellice, sa tingin mo, tama yon? Wala nang mas mahalaga ngayon kaysa sa buhay niyo. You're also a mother. I'm sure you understand. You don't make deals with the devil, for it will cost you your whole life. If that devil can spare my daughter's life, then I am willing to die and go to hell for it.